Hey, what's up? Yan, hintayin mo yung mga tao. Kapag mo tuktok to. Ayan. So, hi everybody. Good evening. Magandang gabi. Ayun, nandito na ang aking partner. You request. Hey, what's up everybody? Kamusta? Hello. Hello guys. Yun na! Hi, Mr. Jerome Ponce. Jerome Ponce in the house. Hi, TJ. Ayan. Benny Wenny. Hi. Yes. Kamusta naman? Kamusta ang ECQ mo? ECQ? Hindi ka sa bahay. Bahay lang. Ever. Yes, bahay lang. Wala nagbago. Ay. So, first live natin to na after nung, ano, first live natin together. Together. Wait lang. May naka... Ano ba to? Naka... Pamute nga nung ano mo. Zoom mo. Okay, sorry. Sabi kasi yan. Okay, sorry. Yun, so yun. Perfect. So yun. Ikaw, kamusta ka? Eto, dito naman sa bahay lang din. Next day naman ako after mag-CQ sa Pampanga. Balik sa bahay. Ako na nasa mga. Hindi ka nag-yaya-yaya eh. Hindi, nagulat. Malay ko ba, di ba? Tsaka bawal late ka na nagsabi. Bawal ka na lumabas ng Manila. But anyway, eto. Anyway. Dahil lang. Oo, syempre. Nandito ang dami ng mga nanonood sa atin. Meron na tayong 328 viewers. Ayan, maraming salamat sa mga nandito ngayong gabi. And yun, thank you guys. Pero before anything else, gusto ko muna siyempre tanungin kung ano na bang nangyayari ngayon sa atin dito sa BPNX Gym. So, pag-uusap tayo about BPNX Gym, right? Yun, sige. Nasabaw. Ayan, but ayan, sige. Okay, nawawala ako kasi nakatingin ka sa akin, Jero. Ano, oh, Chief? Alam ko sa iba ako tumingin. Okay, sige. Eto, hindi. May tanong kasi. Kailangan muna natin kwento sa kanila since we're talking about Phoenix Gym forever. Siyempre, gusto natin i-share muna kung ano ba yung mga experience natin or ano ba yung mga Phoenix Gym experience natin together or kahit with the staff and with the cast. So, ayun, sisimulan ko na dahil excited ako. So, gusto sana tanongin kita kung ano ba yung first impression mo sa akin? First time natin magkasama. Yes. Sagot ko na yun dati. Ano ba? First impression ko sa'yo? Very proper na friendly yung ganun. Hindi ko ma-explain eh. Kasi nakilala kita parang isa ka sa mga personality at sa mga... may public personality na, alam mo yun, yung mga into models, commercials, mga, ano pa ba, social media, maganon. Kasi hindi pa tayo nagkaka-work ever sa screen eh. Yeah. Yun, ikaw ba? Ano ba first impression mo sa akin? Yung totoo ah? Oo, yung totoo nga. Sinagot ko na rin naman dati, ano, sabihin ko nga ngayon. Siyempre, mas sabang tumatagal. Mas marami ako na lalaman, mas marami ako na di-discover. Pero first impression ko, syempre sa'yo, yun nga, tahimik ka nung una. Syempre sabi ko, ano, paano to tahimik si Jero? Baka tahimik si Jero, parang nahihiya akong kausapin. Baka mamaya, mailang sa akin kapag sobrang daldal ko, kaya sobrang kinausap ko. Pero nakilala kita, nalaman ko na talagang, medyo, ano mo, tahimik ka sa simula. Pero once nakilala mo na yung tao, tapos nakita mo na hindi naman so weird, di ba? Iisipin mo na, dun makikilala yung totoong Jerome na masiyahin, makwento, makulit. So, talagang siguro sa simula, nakikiramdam talaga lang si Jerome, pero hindi siya snob, hindi siya masungit, walang ganun. It's kasi more on, siguro ganun lang talaga. Ganun talaga ako, Evie, parang, ano ba, ayaw ko naman yung ipakita, maganda naman talaga yung be you, be the real you. On. Parang tatanggapin ka ng tao kung sino ka talaga. But, sometimes, kailangan din umadjust ng kahit papano tayong mga, mostly, lalo na sa public personality ka, lalo na sa industry ka, kailangan papakiramdaman mo muna kasi baka mamaya ma-misinterpret kasi ilang beses na nangyari sa akin yun. So, natuto na ako,
Kaya kailangan ko munang tumansya. Tinansya talaga ka. Sabi ko, paano kaya itong taon to? Paano kaya mag-ano? So, ang ginagawa ko, the usual, kapag may bago akong katrabaho, titignan ko na, papanoorin ko paano siya mag-work, paano sa set, and okay naman. Okay na ako kayo. Get along, di ba? Alam mo yan. So, natansya mo naman ako. Tansya-tansya. Siyempre. Yes. Okay, sige. Nasagot na natin yan. Meron pa isang tanong. Okay, anong favorite pastime mo kapag wala kang ginagawa sa set? So, favorite pastime. Pastime? So, ako muna. Ang favorite pastime ko. Oh, no, yes. Chika, tama. Oh, yes, tama. Pero chikahan talaga. I mean, kaysa, okay naman yung focus eh. Focus sa work, di ba? Alam mo yun, focus lang sa scene. Pero pag walang heavy scene or whatsoever, chika ka, kamusta? Tapos ulitan, ganun lang. Tapos minsan TikTok, yes. Ganun. Oh yeah, TikTok, kwentuhan. At saka guys, pag kinakatrabaho, pag nakasama nyo si Jerome, kahit iba mga auntie, sa malalaman, maraming advice. Si Sir mo ng kanyan, yung mga... Oy, mga nagbibigay naman Sir mo. Hindi naman Sir mo, nagbibigay ng magandang advice. Siyempre sa mga tulad, siyempre, yung mga co-actors natin, kami nasabihan mo na ganito, ganyan, para at least na-inspire kami para mas pagbutihin namin yung mga ginagawa namin. Yeah. And it helps us para mas maging motivated. Ganyan si Jerome. Hindi, kasi sa akin naman, natutunan ko lang yan. Kasi what goes around kasi. Ginagawa din sa amin yan, sa mga past na shows ko, mga past na nakatrabaho ko. Ginagawa at nakakatuwa lang na parang ang dami ko natututunan. So tahimik lang ako, parang sa akin naman, ano naman mako-contribute ko? So until then, nung nagkaroon ako ng, ito, sa nating show, parang ang sarap din pala na parang hindi tayong dalawa yung parang tore nila na parang sa atin din depende sila. Kundi tayo magiging one of the first examples kung paano natin at pag nakita natin nag-struggle yung co-artists, tanongin lang muna natin. Tansyahin muna natin kung kailangan nila ng tulong o kaya kapag tanong, why not? Tapos syempre production, yeah. Lahat ganyan. Kasi hindi lang naman to show ng producer, hindi to show ng Regal, hindi to show ng kung mga director. Show din natin to eh. Tayong mga artist, yeah. Tayong lahat as whole to. So we work as a team, yun. Mm-hmm. Eh, pero hindi ako yung sinabi mo term? Nanenermon. Hindi, joke lang yun. Joke lang yun. Hindi, mali yung word ko. Sermon like, ibigay na advice. Like, wag kayong patawain. Ang sermon, si Direk Easy eh. Alam mo yun eh. Oo, si Direk Easy. Direk Easy yun. Ganun yun. Shout out to our very best director. Bestest director. Direk Easy Ferrer. Sana nanonood ka, Direk. Hindi nga nanonood. Ayan. Hindi ko pa napapansin parang hindi ko pa napapansin eh. Oo nga. Galawin mo baso pag nandiyan ka, Direk Easy. Wala. Sige. Ako na magtatanong. Ako na. Sige. Okay. Paano pa naging, eto, sa set naman sa buong show natin, paano naman naging mas pina-easy yung samahan natin sa set habang nagsusuting tayo ang BXJ forever? Nung season 1, alam mo yun, chikahan. Hindi, first, kung napanood na nila yung season 1, yung after nung video kay scene. After nun, diretso tayo tatlo lang, di ba? Yes. Ni Olan, ni Ron, kwentuhan, yun, yes. Mas tumindi. Everyday na, parang lagi na tayo nagigikahan. Ganon. Uh-huh. Tapos nung pagdating ng season 2, alam na nating dalaw eh. Pero maraming sumama. Tapos tinansya rin muna natin. Until then, sabi ko, huwag na nating patagalin. And, ayan, every after taping, di ba, nagsasama-sama tayo, kwentuhan, share-share, ganyan, kulitan ng kwentuhan, ganon. Yun lang. Ganon. Easiest na. Siyempre, mag-umpisa yun sa sarili. Para mapa-easy mo talaga yung bonding. Samahan. Yun. Yes. Tsaka totoo naman sa sapa, ako? Yung ako pina-easy nga, like mas pina-easy kasi hindi lang naman, not just us, pero yung buong staff, yung mga co-actors, lahat kasi gusto diba? Yung ginagawa, parang naglalaro na nga lang tayo sa set, para lang tayo nagbakasyon. Kaya imbis na maramdaman mo yung pandemic, imbis na maramdaman mo na stress ka sa trabaho, mas naging magkakaibigan, mas naging maganda yung samahan kasi nga lahat, nagbabanding at saka lahat talaga nag-e-enjoy. Kaya feeling ko, mas, ayun yung nagpa-easy talaga nung BXJ forever. Pati kahit season 1.
Sobra. Noong season 1, noong season 2 kasi mas madami na lang kasi tayong cast. Oh. Eh. Pero season 1, yes. Di ba? Isipin mo, tayo nandun. Ang nasa ano lang natin, ano ba? Ang nasa isip lang natin nun, kailangan natin gawin ng maayos yung trabaho in a unpressured way. Siyempre. Okay, so nasagot na natin yan. Ito, meron pa isang question. Was there ever a time na wait, nanguli ka? Ano to? Ito, questions to from you experience our, from the no, team. From the, from I mean, the itong questions from the team. Hindi pa to yung sa mga yes. Ano. Kasi diba nag-send tayo ng question na pwede silang mag-send sa atin, tama ba? Oo. Sige, bago natin sa bago wala pa tayo doon. So bago tayo pumunta sa tanong ng team, i-announce ko lang sa ating mga viewers na guys, pwede kayong magtanong ngayon. Just use the hashtag TMAskDXJ or TMDXJForever. Tapos ilagay niyo lang doon yung tanong niyo. At eto pa, makakapagtanong na kayo sa amin dalawa, sasagutin namin ngayon yan. Ngayon agad? Meron, sure. Yes, meron pa kayo. Yes, kaya mag-type nyo lang dyan sa comment section. Meron pa kayong chance manalo ng ano, Jerome? Ng free pass. Yes, season pass. Ng free pass, ng season pass sa mga hindi pa yes. Watch nako hanggang April 30. Tama ba? Oh, April 30 yan. Kaya ang naman, magtanong na kayo. Yes. Kaya magtanong na kayo na magtanong ngayon dahil pag napili namin kayo, ay, meron na kayong libreng binge watch. Meron na kayong libreng season pass. Para sa Gen X Gym Forever. Diba? O, ayan. Sige, magtanong na kayo ha. Humimili kami. Pero sagutin muna natin to. Yes. Was there ever a time na kinilig ka sa akin sa isang scene while we were shooting? Ah? hindi ako nag-suit na ito ha. Oh, my. Honestly, ano ba? Season 2. Yung first nating nag-tape, first time natin ulit nag-scene. Yung nagkita tayo. Yung okay. Bigla kitang hinag, yung nakita pa lang kita, as in talagang surprised ako. Ewan ko kung bakit, parang pag nag 3-2-1 action na nasa camera na tayo, parang bumabalik ako dun sa ano, pero nakikita naman na ito, dumating ka na sa set. Ganyan, nagko-coffee ako, ganyan, di pa tayo nagkakakwento kasi kakagising ko lang. So pagdating sa set, nag-take na, okay, nasa labas ka, 3-2-1 action, pagpasok mo parang, ayun, parang iba, sinabi ko talaga nakakami, sabi ko, ba't ganun, na-miss ko talaga, ganun. So kinilig ka? Oo! Hindi dinay ko ba? Ayun eh, kita naman dun eh. Kitang-kita sa reaction, di ko madidinay yung reaction, ang hirap eh, alam mo yun? Sa, yes! Sabi ko nga, alam mo, nakakatuwa rin nararamdaman mo yung vibe nung katrabaho mo. Ganun. Wow! Natatawa ako sa mga comment ng tao. Sabi, sana all. Okay. Oo. Ayun. Ayun, nababasa din naman mga comments nyo, guys. Nababasa namin yung comments nyo, kaya magtanong lang kayo na magtanong kasi Shoutout kay Binibining Lind. Ay, anyway, beginning next, ikaw, ayun. Anong, ikaw? Balik mo ako, sa yung question, siyempre. Sa atin yan. Saan? Kasi, ang hirap kasi nung tanong kung saan part. Pero, siyempre, kasi, ako kasi, pag nasa set ako, talagang, pinapasok ko talaga si Ben sa sarili ko. Para, pag tinawag ako as Ben, madali na ako maging Ben. Pero the whole, lahat ng eksena kasi natin, kikilig talaga ako kasi, alam mo yun, nakakilig, magaling ka naman talaga magpakilig. Sinabi ko naman yan kahit season 1 pa lang, sa lahat na interview, Jerome Ponce, magpakilig. Sa, dati sa ihi lang ako kinikilig, pero nung dumating ka, kinikilig na ako nang hindi sa ihi. So, magaling ka talaga. Ewan ko sa'yo. Nakakilig kahit naman yung mga tao eh. Hindi naman sila kikilig kung hindi dahil sa pakilig mo. So, eh, syempre, ako lang yung wala naman magpapakilig kung walang nagkinikilig. Wala rin kinikilig kung walang magpapakilig. It's... Yes. Ganun. Yan, ano tawag yan? Oo. So, walang, kaya nga, ibig sabihin, kaya nakita nilang kinilig ako kasi nagpapakilig ka talaga. So, talaga, binigyan mo ako ng something to kilig. Something to kilig.
Basta yun yun. Binigyan mo rin kasi ako ng something para magpakiling. Ikaw din naman. Yes. Siyempre ka rin yun. Oh, biga yan. Oh, biga yan. Oh, alam nyo na. Oh, Jerome, anakan mo daw sila lahat. Si Step, Bibi. Bakit? Oh, sabi, Jerome, bakit? Anakan mo kami lahat. Bakit? Guys, wala pa nga kaming anak kayo agad. Uy, joke lang. Wait, ano to? Ayun, send ng... Oh, best experience. Oh, ano? Nasagot na natin to eh. Favorite scene nyo po, memorable, funny. Ito, sige. I-cut muna natin yung questions from... Okay. Ito, may nag-question from Jerby underscore... So, meron ka na isa, ah? Oh, may isa ka na. Hindi. Ito, isa pala. Jeko Huiko. Juiko. Favorite scene nyo po. Ano pong favorite scene nyo, yung memorable and funny? Memorable. Ano ba memorable? From season 1. Ano ba? Oh, ano? Ay, yung, syempre memorable yung una natin kita. Yung Wish Granted. Okay. Kasi doon talaga nag-umpisa lahat. Sobra, doon nag-umpisa lahat. Tapos ang, yung funny is... Para sa akin yung drama scene, yung nasa likod. Tapos tinanong kita, padrama na ako. Ewan ko buti. Binali, wala ako. Pero nakakatawa talaga siya. Parang sinabi ko, ibang itlog na pala gusto mo. Oh, yes. Oh, actually, tumatak talaga yun. Yes, tumatak talaga yun sa mga tao. Yes. Iba-iba. Well, ako naman rin, isa rin yan. Isa rin yan sa masasabi ko na memorable. Ang memorable sa akin, yun nga yung sa backroom, yung isa'yo. Kasi talagang malakas talaga yung impact ng eksenang yun. Feel na feel eh. Na feel ko yung buong ano, vibe eh, lahat. Yes, talagang napakagaling mo dun. Kaya sobrang grabe. Ha? At si tumatagos talaga. Tumatagos sa screen yung feeling mo. Talagang lahat ng tao manonood masasaktan talaga dun. Kaya napakagaling. Nasaktan kasi talaga ako sa story ni ano eh. Di ba sabi naman talaga yung direct easy from season 1 pa lang. Talagang ganito kailangan dudurugin natin si Ben para pag si ano naman si Jim naman. So grabe na yung dinurog na parang I mean syempre direct easy ano pa bang gagawin niya, syempre mas more and more ang binibigay. Kaya yun. Grabe naramdaman ko dun. Hirap na hirap. I mean hirap na hirap ako dun sa feeling na pagdadaanan. May pinahuhugutan ka ba? May pinahuhugutan ka ba nun? Ano yung question? Okay. Nagtanong lang naman. Hindi, nagtanong lang naman ako. Kasi, grabe. Parang, well, sabi ko. Sa lahat naman kasi ng emotions na nilalabas ng isang actor or artista sa screen, syempre may pinanguhugutan naman lahat yan. Hindi naman yung basta iiyak lang. Grabing talented mo naman kung iiyak ka lang sa walang emotion. Pero, syempre, simple as, ano ba, kunyari, nung bata ka, inagawang ka lang dati ng candy, ganun. Ano, minsan tumatatak yun na parang maliit man sa iba, pero malaki siya sa bilang tao. At ako, may sarili akong pinanggagalingan na may mga ganun na talagang na-feel ko rin kay, ano. Yun nga lang kasi, sumakto lang na, alam mo yun, ang sakit pakinggan na parang, pero ikaw talaga kasi yung mahal ko eh. Yung ganun. Yes! Ouch! Pero anyway. Tingnan, nakita naman namin. Tinagusan naman lahat. Ano, parang ang weird pakinggan nun ang tinagusan. Oh, sorry. Tumagus naman sa lahat. Tumagus naman sa lahat. Oh, ito. Oh, sige. Dahil nasagot natin yung unang tanong, meron pang isang tanong. Ayan. So, tanong ni Reggie Marquez. Ay, naku, parang kilala ko to sa Reggie Marquez. Pamilyar na pamilyar to. Mahilig to sa BL. Ayan. Oh. Since na-experience nyo na ang role nyo about boy-love relationship, ano ba ang maipapayo nyo sa mga kabataan or sa mga ka-TM natin na mga nanonood ngayon? Maipapayo. About boy-love. Yes, maipapayo. Sa boy-love relationship. Yes, about dahil since nakapag...
portray na tayo ngayon ng ganitong klaseng story? Well, first of all, nakaka-proud na anong tawag dito na less yung as far as I know, walang discrimination, walang kung ano man ano na nangyayari sa community, at talagang proud na mas wide na yung pag-iisip ng lahat ng tao. Tsaka alam mo yun, ito na na-showcase na natin ang love story, lalo na sa boy love relationship BL series. And siguro mapapayo ko, just be you. Alam mo yun, wala namang masama as long as, ayun nga, tulad na sinasabi namin dati, as long as wala kang tinatapakan. Yun lang naman yun eh. Kumbaga, huwag mong ipilit yung isang bagay sa kung saan man, kung hindi talaga pwede. Eh di huwag, may sarili ka pang buhay, dun ka na lang, huwag mong ipilit, kasi minsan, masaya na yung feeling na parang andun ka sa lugar or andun ka sa grupo or andun ka sa isang tao na, alam mo yun, tinanggap ka ng buo. Mm-hmm. Yun. Coming from Mr. Jerome Ponce yan. So, ikaw, yun, anong advice mo? May papayag advice? Well, sir, advice ko ngayon, syempre, parang pag natagpuan nyo na yung totoong pagmamahal at tamang pagmamahal para sa inyo, kung sino man yan, kung ano man siya, or kahit ano man estado sa buhay, kung mahal nyo at mutual yung parehas yung nararamdaman nyo, just go for it. As long as wala kayo na tapakan tao, wala kayo sinasaktan tao, at totoo yung pagmamahal nyo sa isa't isa, ayun yung magpapasaya sa inyo. Magiging okay kayo, magiging kompleto kayo. Huwag nyo na isipin lahat ng iniisip ng iba. You know, you don't have to please everybody. Just, yeah, tama sabi ni Jerome, just be you, and mahalin mo kung sino yung gusto mong mahalin. Kasi, in the end of the day, ikaw rin mismo ang makakapagsabi kung talagang na-fulfill mo, masaya ka. So, just follow your heart. Yun lang. Sa mga kabataan niya. Yes. Tsaka, ang question kasi lagi, I mean, gusto ko lang anuhin yung thought na bakit love ka agad? Mag-start muna tayo dun sa like muna, sa gusto. Yeah. Kapag gusto mo isang bagay, go for it. Go for it. Pero kapag hindi, accept it, then that's already love. Love mo rin dahil in-accept mo eh. Pero pag okay naman, masyadong ano, doon na natitest yung love nyo sa isa't isa. Iba-iba kasing factors yan eh. So, alam mo yun, kapag gusto mong isang bagay, for sure naman wala kang matatapakan tao kasi wala kang ipipilit eh. Kasi gusto mo siya. Hindi mo naman pinilit na gustuin siya, di ba? Sila na yun. Sa bagay. So, walang problema. Ganun yun. Oh, alam nila anyway, guys. Anyway, next question. Yun. Puro love, di ba? Parang ano tayo sa parang dito mga questions eh. Kaya nga, alam mo naman sila. Alam mo naman ngayon, kailangan ng pagmamahal. Let's share love. Oh, ito pa. Maging mga tanong pa. Hindi ko alam kung sa akin itong tanong na to. Ito. RC, tanong ni RCP Ramos. Tij, anong lasa ng lips ni Jerome? Oh my God. Oo, di ba? Talaga bang tanong yan? Siyempre, ano ba? Sasagutin ko ba yan? Ikaw? Ako, hindi ko alam. Oh, hindi. Tanong yung sasagutin mo rin. Dapat tanawin mo din yung lasa ng lips. Ako? Bakit ako sa'yo hindi, na eh? Ako muna. Ako muna. Sige, TJ. Anong ikaw sige muna? Para kay TJ nga nakalagay TJ. TJ. Sige. Anong lasa ng lips ni Jerome? Hindi kasi ano tawag naman ito. Ano bang lasa? Wala ano naman. Tipi, parang lasang ano? Lasang balat. Ganun. Lasang balat. Hindi ko ma-explain. Hindi ko maiintindihan yung explanation. Oo, pero kasi, lasa, parang wala naman lasa talaga yung lips. Eh. Parang unless nalang kung kumain ka ng halo-halo, kumain ka ng balot, kumain baka ka ng ice cream. Baka yung tanong mali, ano? Hindi ano lasa. Ano yung feeling? Ano, siguro, anong feeling? Ganun. Siyempre, kung ako, as TJ, siyempre yung halik namin, alam namin na part ng trabaho yun. So, kailangan namin gawin to dahil kailangan namin to for habang pinoportray namin yung role. Pero kung si Ben, yung tatanungin nyo, habang ginagawa ni Ben yung feeling na yun, of course, ito na yung pinakamaganda at pinakamasarap na feeling na nararamdaman ni Ben, nararamdaman ng character ko. Kasi syempre,
yung tao na matagal mo nang gusto, na mahal mo, halikan ka, hindi ba hindi na kailangan tanungin kung masarap pa o anong pakiramdam o anong lasa? Kasi kahit anuman lasa yan, kahit lasang balut man yan, basta mahal mo, iba yung feeling, di ba? So, guys, kaya alam niyo na yan. Kapag nagmahal kayo, oh. alam niyo na yung sagot. Tsaka may ganyan-kanya tayong feeling. Nasa sa inyo na yan. Yes. Di ba? Anyway. Yes. Next question. Ayaw sagutin mo. Next question. Ano ba? Oh, wait lang. I-shoutout natin si Hubei001. You guys are very good. Do you speak English? And have you ever been to Africa? Nope. Pero, yeah. We appreciate supporters everywhere around the world. As of now, we have to focus speaking in Tagalog for our Filipino fans. So, thank you for the support. I hope, we hope you guys still support us and still here, watch us while we're making tambay, you know? Yeah. Thank you for tambay here. So, ano next question natin, Paige? Okay. Sino ba okay. So ano pang mga question? Hindi, isa team. Okay, isa team. Actually, tapos na isa team. Kailangan natin ngayon maghanap. Yes, kailangan na natin ngayon maghanap dito sa comment section ng mga tanong ng ating mga viewers. At again, guys, magtatanong lang kayo, may chance pa kayong manalo ng season pass pag napili namin ng tanong nyo. Kaya ano bang ginagawa nyo, guys? Type na kayo ng type ng mga question para yes, may more chance of winning. Ayan. Oh, ito. Mukhang maganda tong tanong na to. Kay Geraldine Bascon. Oh, si Geraldine. Yes. Ano ang scene na masasabi mong proud kayo? Ikaw muna, Jerome. Ano yung proudest scene mo? Madami yan. Mahihirapan kong pumili. Ang daming mga magagandang ginawa ni Jerome. Personally kasi, happy ako sa lahat. Pero meron din naman akong parang hindi proud, hindi happy kasi hindi ko nabigay yung all ko. Probably, emotionally drained or emotionally unprepared. Pero pinaka-proud muna ako, syempre, yung sa last part. Maraming nangyari nung last part sa season 2 pero sobrang happy ako kasi ang sarap ng reaction na parang natahinga na siya na parang natawid ko yung bridge na malaki ang ganun, mahaba na yun, tinawid ko lahat ng pinagdaan ni isang hinga lang, miniti lang ni Jim tapos tumingin lang sa stars, yun lang, parang nakaka-proud yun, simple as that. Ikaw, Teach? Proudest? Wala pa, ano ba, ka-proud-proud? Hindi ko wala pa yata ako nagagawang sobrang ka-proud-proud. Pero bakit? Siguro, hindi ko alam eh. I mean, syempre, sabi, feeling ko, may ibigay pa ako. Pero, kaya ka siguro, I'm so thankful na may season 3, but there's more chance of you, part sa improvement, at saka sa everything. Pero, proudest, as of now, siguro, yung proudest is yung mga moment na hindi ko, I mean, paano bang proudest? Ano bang scene dito na nakaka-proud? Siguro yung, ano ba to? Ako kasi yung proud ko, yung mga, hindi ko kasi alam na kung paano ako kiligin. Pero yung napanood ko, yung mga moments na kinikilig ako sa character mo, si Gio. Na-realize ko na, kinikilig ako. Tapos doon ko na-realize na nakaka-proud na parang hindi naman ako masyadong kinikin sa personal. Wala pa naman ako, hindi naman ako masyadong kikiligig agad dito kay ganito. Pero alam mo yun, pag kinailangan pala yung scene and then pag-aralan mo at saka nagustuhan mo yung scene, lalabas na as parang natural. And makes me proud na pag pala ganun yung inisip ko at nilagay ko yung sarili ko sa character, lalabas pala siya as normal, hindi pilit. So, nagbigay sa akin yun ng idea na gagawin ko yun sa mga susunod kong magiging project na imbis na isipin ko lang to as character. To try ko talaga na ma-embody ko yung character para kung ano man ang ibigay sa akin ng kapartner ko,
or kahit sa mga eksena ko, hindi ako mahihirapan mag-adjust kasi ako yung character. So yun yung nakaka-proud sa akin na discover ko sa sarili ko when it comes to acting. Kaya yun lang, doon ay yun ay nagiging pinangahawakan ko every time na papasok ako sa set. Basta ako itong character. So hindi ako bibitaw dito para hindi ako mawala. Para at least no matter what, I'm always ready and kaya kong ibigay yung pwede ko ibigay. As natural as I am. Pwede ba? Tama naman, no? Pwede naman, di ba? Very well said. Totoo, may point. Yun, thank you very much. Thank you. Anong next, anong feeling yung first time na nasagot na natin to before eh. Ano pong reaction and feeling nyo po nung first time yung nalaman na mag-cast po kayo, naging part of the cast? Shout out. Shout out kay Miss Sofia Pablo. Hi, Miss Sofia Pablo. Hi. Hi, Wes. Shout out sa'yo. Yeah, Kapuso, Miss Sofia Pablo. Hi, what's up? Thanks for watching us dito sa Tiyan Tambayan. But yeah, ano yung tanong ulit, G? Ano yung tanong, Jerome? Hindi, nasagot na natin eh. Tingin mo mag-aaral ng ibang part. Ah, eto. Kay Cedric Comia ulit. Ben, sa tingin mo ba magkakaroon ng ibang partner sa Season 3 sa GM? Sa Season 3? Hindi ko alam. Pero siyempre, hindi natin alam kay Direk. Pero, Wes, I mean, hindi ko talaga alam eh. I mean, wala akong idea kung ano mangyayari, mga twists and turns, kung ano ba yung magiging kwento ng Season 3. Pero, yeah, basta ako, I mean, lahat naman tayo gusto na rapi eh. Pero, syempre, hindi natin alam kung ano pa yung mangyayari. Hindi naman pwede na happy ending at saka agad. Hindi natin alam. So, ikaw, Jerome, meron ka na bang idea kung ano mangyayari sa Dali Season 3? Dali lang, kung sinakot mo na ni si Sofia Pablo pala yung ganina. Sorry. Oh, hi, Sofia. Si Sofia Pablo. Sofia, sorry. Hindi ako nakafocus eh. Sorry. Hi, Sofia. See you soon. Stay cute. Anyway, ano yung sinabi mo, Tej? Dami ko tinitignan eh. Yung PC ko. Diba? Multitask. Hindi. Like what I said, hindi ko talaga alam kung magkakapartner ka. Ikaw kasi tinatanong eh. Gusto mo bang magkapartner ka ng iba? Ano ba? Or hintayin mo na lang ako. Hindi ko rin masasabi ko rin kung ano yung maganda. I mean, sige, pag-usapan ba natin ngayon yung story na pwedeng possible yung Season 3? Kasi Season 3, kung ang possible na parang naghihintay lang pala ako, very martyr. And, okay, sige, martyr. Pero kung may sumo naman, parang ang weird na nagpapalit-palit. Parang ayoko maging ganun ang, ano ba, ang image ng mga BL love stories, di ba? Yung love stories ng mga, ano, sa community, ayoko naman na ganun na parang, I mean, para sa akin, personally, parang ayoko magmukhang kusino-sino na lang, ano yun? Love story pa rin talaga, na parang si ganito, para kay ganito. Ganun. Next is, pinaka-aral. Oh, elm.o230. Okay. Ano po yung pinaka-aral? Ano po yung aral yung napulot sa Season 1 or Season 2? Ako, ang aral na napulot ko sa PXJ, forever kahit sa relationship na, alam nyo sometimes, hindi lahat agad nakukuha natin. Sometimes meron tayong mga dumarating na pagsubok or may nagtetest sa atin para mas maging matatag. Pero I believe na dito sa story ang to, dito sa palabas namin, kahit anong pagsubok, kahit anong magkaanan natin, kung talagang gusto mo at kung talagang para kayo sa isa't isa, soon stars will align. And kung ano man yung gusto mo sa buhay, kung ano man pangarap, kung walang bitawan sa faith, magtiwala ka lang, darating din sa iyan kasi deserve it. Kaya, feeling ko yun yung matututunan ng mga tao. Maging kumapit. Lalo kailangan natin yun yan, kumapit sa lahat ng sitwasyon. So, okay mo wala ng pag-aasya. Yun, ikaw, Jerome. So, forever, bilang as Jim, kasi natutunan ko sa kanya aral is, you know, hindi magiging problem yung pag may gusto ka isang bagay, pupush mo. Totoo sabi nila, just push, go. Wala naman natatapakan si Jim so far.
though hindi niya lang nalalaman, natatapakan niya na yung sarili niyang buhay, hindi na siya nagkakaroon ng buhay, at ang sakit nun. But, ang pinakaaral kasi talaga is yung natanggap, di ba? Yung natanggap na parang, sige, tinanggap ko pero hindi ako susuko. Ganun. Hindi niya tinanggap na wala na, pero tinanggap niya. Pero hindi ako susuko. Maghihintay. O kaya, I'm ill, ganyan, and all. So, hindi nawawala yung dreams or yung urge na i-push mo yung sarili mo sa gusto mo. But, alam mo lang kung kailan at hindi lalaban. Diba? Yun. Nasa line yun. Nasa line yun ni Val. Si Val na walang malay. Shoutout kay Val. Vans. Kaya sige, ano pa tayong tanong? Okay. Tanong to ni Cedric Comia. Sa set daw ba? Nabasa na ba natin si Cedric? So, hindi. Siya ulit eh. I mean, kanina na ano, inaano ko lang. Ano na natin? Ina-acknowledge ko lang siya na active siya sa pagbibigay ng questions. Ah, okay. Pero nabasa na ba natin siya? Kasi matutubo niyo pa. Hindi pa yata. Okay. So, question ni Cedric Comia. Parang, ito. Okay, sige. Ewan ko, syempre kailangan natin maging careful sa mga questions. Pero sige, ito. Kung mayroon kayong advice sa mga taong judgmental, sa mga kaibigan natin, ano po masasabi nyo sa mga taong ito? You can't change people. Hindi natin mababago yung mga tao. Tayo ang babago sa sarili natin. Hayaan natin sila magbago. Tayo tanggapin na lang natin. Kasi pag tayo, tinanggap natin yung pagiging judgmental nila, tayo lang masasaktan. So, might as well, maging mas malawak na lang tayo mag-isip. Isipin na lang muna natin sarili natin and as much as possible, let's do good. Yeah. Diba? Ganun na lang. So, Ano yung tanong? Pag kung may mga, ano daw advice natin sa mga tao or sa mga friends daw sa community na judgmental and ano, nadya-judgmental and whatever yun. So anyway, sabi ko na ako, alam mo sa life naman talaga, alam mo yun, may mga negative. Hindi naman mawala yun. But, syempre, huwag tayo mapa-affect. Ituloy pa rin natin kasi that's life. Kinaya nga natin nung bata tayo eh. Umabot tayo sa ganitong ano, ganung simpleng bagay pa kaya. So, just be you lang. Be happy. And watch Benex Gym. Ano yan? Can we outside from Philippines ask any? Yes, you can. Sabi kasi nung Max Lens 1, can we ask outside from the country? Ask any question. Yeah, you can ask. Can read naman. So, yun. How do you handle stress? Sabi ni Jeko Huico. Uy, dito ka rin. Dalo. Sino yan? Jeko Huico. How can you handle stress? Teach, ikaw nga gusto kong malaman. How do you handle stress? Well, siguro nga, alam, sa totoo lang, nakatanong naman ko ah, hindi naman talaga nawawala ang stress. Ako, hindi ko alam kung kanino, sabihin mo ko, agree ka sa akin na. Parang sinasabi sa akin na yung stress, nandito naman talaga sa atin. Mabilis tayo ma-stress, kahit sa bagay, kahit sa, kumbaga, nasa sa atin na lang yan, how we handle the stress. Kaya yes. Parang kumbaga ako, ayoko ma-stress. Hindi ganun yun eh. Meron ka na talagang stress, pero may level lang ng stress kung saan ka lang parang mas sobrang nai-stress o hindi. Kasi minsan maliit na bagay, na-stress ka na pala, pero since kaya mo yan, hindi mo siya kinukonsider sa stress. Pero talaga, stress na rin naman talaga siya. But yun ang masasabi ko lang, ako, feeling ko na dahil since alam ko na yung stress, part na yan ng buhay natin, tinatry ko na lang kung paano ko siya i-handle. Kumbaga, grace under pressure. Kumbaga, kapag nabigyan ako ng something na sobrang na-stress ako, I'll try kung paano ko pa siya makokontrol para hindi ako mag-react, hindi ako mag-release, para mag-galit or something. Kasi, syempre, minsan, kapag nabigla tayo, baka kung ano yung masabi natin, kung ano yung magawa natin, pero pag kaya mo i-control or trinay mo munang i-pacify or matatawag dito, try mo munang i-filter or something lahat ng mga yan. May realize mo na kaya mo pala siya kaya.
ganun ako. So, ikaw, paano mo i-handle yung stress mo? Lalo na kung may biglaan na mayroong stress mo. Bago ko i-answer, i-shoutout ko lang si Von. Vonik. Ayan. Vonik. Hello to mga idol, mahal daw niya tayo, legit. Sabi ko, ayan. Bon, hello sa'yo. Thank you lagi. I miss you. And mahal ka din namin. Isa yan sa mga... grabe, Bon. Grabe fan yan sa mga BL series, tulad sa atin. At nanonood naman siya talaga. Tsaka, nako, isa yan sa mga talagang kung hindi ako magiging ganito sa industriya at matututo sa buhay, hindi dahil sa kanya. Kasi... since Be Careful My Heart pa lang, talagang kasama ko na siya. So anyway, yung question na about handling stress is, yun nga, sabi mo nga, may kanya-kanya tayo. And as easy as this, na parang, hindi naman mawawala yung stress eh, pero nasa utak yan eh. So para mawala yan, bakit hindi mo ilipat sa iba yung stress mo? Gamer kasi ako, naglalaro ko ng computer. Okay. Ilipat? Ano iniisip mo? Akala ko bibigay mo, i-stressin mo yung iba. Hindi. Loko. Joke lang. Pero, nag-iisa ako playing sports before. Basketball, football, madami, kung ano. Doon mo lang ilabas. Minsan nag-workout ako, ganyan. Minsan naglalaro ng computer, phone. O kaya minsan, usap, maganap ka ng kausap. Na alam mo, tatanggapin ka despite na parang stressed ka may pag-usap, but still, naiintindihan. So, eventually naman, ma-overcome mo na parang, okay ka na. Kasi nailabas mo lang eh. Pero kung iisipin mo kasi na-stress ka ngayon, may magagawa ka ba? Yun yung tanong. May magagawa ka ba kapag pag in-stress mo pa sarili mo? Pag meron, that's good. Pag meron, that's good. That's the answer. Then do it. Pero kapag wala, masasayang lang oras mo, masasayang lang yung panahon mo, masasayang lang yung ginagawa mo, nasa trabaho ka man, whatever. So, never mind na lang. And be positive pa rin. Ano mo yun? Positive. Anyway, next question. Ito, pinagtatanong sa tattoo mo, Jerome. Ha? Pinagtatanong sa tattoo. Ay Bradford 86. Buddy Jerome, ano ba yung tattoo mo sa may shoulder? Bakit may tattoo din si TJ sa may shoulder? Ano daw ba yung meaning ng tattoo mo sa shoulder? Pwede mo bang i-share? Ako? Yes. Oh my God. Seryoso ba? Ay! Ayun na, kay Bradford galing yan. Pati sa May... awkward. Well, ito kasi, meaning kasi niya, hindi nyo man mabasa, it's a circle, end of, ano yan eh, endless yan, limitless, na parang, do what you love, and love what you do. Paulit-ulit yan. So, as isang sentence siya. So, ganun lang, parang na-realize ko yun na parang, ang ganda nga rin naman na gawin mo yung gusto mo, at gustuhin mo yung ginagawa mo. Paulit-ulit lang. Ikaw, DJ? Ito, yung dito ko naman. Ayan. Shoulder ba to? Hindi naman shoulder, chest to eh. Upper chest. Pero upper chest. Okay, one day at a time. Kung nababasa yun, hindi mo mabasa kasi pinasadya ko talaga hindi si mabilis mabasa. One day at a time. So, yun lang. Kasi, yun nga, sinabi ko yan before kung bakit one day at a time. Kasi dumating sa point na... parang nagmamadali ako, makuha lahat ng gusto ko. Parang gusto ko ganito, gusto ko matapos, gusto ko makuha ito, gusto ko ganun. Same. Eh, alam mo yung may ganun. So parang dumating sa point na wala naman akong ginagawa, kahit nasa bahay lang ako, pero pagod na pagod ako. Kasi parang ang dami kong gusto gawin, ang dami kong inisip. Sabi ko, pinapahirapan ko na. Alam mo ba yan yung stressful ako ngayon? Ang dami kong gustong gawin, ang dami kong gustong pag-ipunan, ang dami kong gustong puntahan. Yes. Diba? But, hirap eh. Pero, alam mo yun, imbis ma-stress na lang ako, tanggapin ko na lang, hindi ko rin naman magagawa lahat yun sa isang... Patayan! Diba? Yes, just breathe. Just breathe, one day at a time. Oh, ito. Question from Shia Balaran. What is your comfort food po, guys? Love you all po. Pa-shoutout po. There you go. Huh. Comfort food. Ay, meron ako muna comfort food. Chinese restaurant para sa akin. There's nothing wrong talaga sa Chinese food. Yes. Ayoko na mag-isip ng iba, pero basta Chinese food, Chinese restaurant.
Wala ko naman something spicy. Basta maanghang. Something spicy? Basta maanghang. Kasi ako kasi madali naman akong kumain. Basta may sili, may chili oil. Kahit ano pa yan. So, masaya na ako. Lagi na lang may chili oil dito. Oh. Oh, breakfast, diba, dinner, kumain. Lunch. Merienda. Oo, oh, merienda. Ah, diba? Next question. Shoutout naman sa dalawang... Kung gusto niyo po mabuhay ng matagal. Grabe ka naman. Harry and Kate, so, gusto ko po namin mabuhay ng matagal. Everyone does. So, any favorite movie, local and foreign? Oh, ayan, okay. Good question. Ay, siya ulit, si Jeko, uuwi ko. Wala, marami ka na napanalunan, Jeko, iba naman. Oh, favorite pero gusto movie. Mo sagutin yun? Oo, oh, gusto ko malaman favorite movie. Hindi ko natanong sa'yo yun eh. Favorite movie ko, naku. Yung favorite siguro talaga na na-miss ako ngayon. Local muna. Finding You. Wow! Siyempre, dyan ang Ponce yan eh! Oh, sagot ko yun! Okay. Sige, di ba? Finding You. Sa akin, ano, sa international kasi gustong-gusto talaga the Notebook. Prepared. Gustong-gusto ko The Notebook. As in. Oo. Oh, maganda yun. Like, bakit may sumagot? Galing ah. Alam agad ah. May sumagot nung ano ko. Oh, alam nyo. Anyway. Yes. Ito, ano to? Kung ulitin, from the start, kung ganisim, aside from your current role. Oh, ito maganda to. Okay. Galing kay Steph B. BB New. Kung uulitin ulit ang from the start ang Benex Gym, aside from your current role, kaninong role ang gusto mong gampanan? Kailangan ba natin sumagot ng iba talaga o pwedeng same pa rin? Iba nga eh, iba. Oh, iba. Iba, para aming ma-excite lang. Sa akin talaga yung sinabi ko, role ni ano ni Dante. Ni Darwin. Dante, yes. Oo. Okay. Nice. At the BXJ forever. Benex Gym. The total. The Benex Gym. Okay. Total. Okay. Bakit si Dante? Dahil? Ako? Very ano eh. Very parang nakaka-explore. Ang daming dynamics, elements na pwedeng gawin. Hmm. Alam mo yun? Sa story, kumbaga yes. Wala siyang proper story pa. Pero isya mismong gagawa. Ikaw bilang as an actor. Minsan kasi, ang artista, siya mismo gumagawa ng storya minsan eh. Mm-hmm. Alam mo yun? Ang yes. Character sa isang series or movies or teleserye is may storya na, pero ang magbubuo pa niyan lalo is yung actor mismo. From nuances, mga tingin, lahat ganun. Good. Ikaw, sino? Siguro yung character mo. Try na, character mo si Percy. Character ko? Yes. Sakit yes. Oh, kasi parang syempre yung character kasi ni Ben, parang sa kanya yung kilig, sa kanya yung gaan, sa kanya yung tumay ko yung magbibigay naman. Try ko na parang ano yung nasa ano ba yung if I were in gym shoes. Diba, alam mo yun? Shoes, yes. Para ano ba yung iniisip mo? Ano ba yung POV mo? Saan mo nakukuha lahat ko? So parang, ano mo yun, parang very, kahit sa yung mga pinagdadaanan dyan, kahugot, napaka-misteryoso, sarap alamin kung saan ba nagkagaling dati. So, yun na, maraming tao, syempre, because of BXJ Forever, ngayon, maraming tao ang naging masyadong interesante talaga sa character ni Chip. Kasi syempre, ang pinangungutan ng character, mas maraming talagang nakilulus. So, yun yung gusto ko rin malaman. Pero grabe, nakakapagod yun, ha? Sobra. Oo naman! Sobrang bigat nung taping dapat para sa akin. Pero kung hindi dahil sa inyo, alam mo yung mga bonding natin, nare-release ko lahat ng, alam mo yung pagod, stress, nagkukwento tayo, nagtatawanan. Yes. Ang saya. Sobra. Next, ano, kung hindi, galing kay Leo_Villarosa, kung hindi kayo naging artista ngayon, ano kayo ngayon? Okay. Ako muna. Kung hindi ako naging artista, ano, kasi nag-aral ako nung una, nag-try ako mag flight attendant. Nag-ano pa ako, nag
nagparang kumaga nag-workshop pa ako. Pero hindi ko alam kulang ba ako sa height before. Tapos, yung hindi ko siya nakuha, nag-aral ako ng culinary. So, may 7 months pa ako bago ako mag-graduate. So, kung hindi ako artista, for sure, nasa restaurant ako nagluluto ako. O, basta something sa pagluluto. Kasi may hilig kami magluto ng mga lola ko. So, kahit saan, nasa Marcoco, nasa hotel, nasa ibang bansa, o baka may sarili akong karinderiya. Pero ganyan lang. Ikaw. Yes. At some point, siguro naging tambay pa rin ako sa computer shop. Tapos, bago ako mag-start ng ano, lagi ako nasa computer shop. Kasi grabe, 12 hours, dun lang ako. Pero, syempre, nag-school din naman ako. Almost after high school, na kaka-start ko palang civil engineering sa Mapua. And, sumali ako sa team nun ng school itself for football, soccer. Siguro ganun. And, striving hard para makagraduate siguro. Siguro ganun ako kung hindi ako artista ngayon. Ano ka? Ikaw na ML King of the Philippines. Next. Alin? Ano ba ML King? Ano ba tawag dyan? ML King, tama? ML King, hindi mahiling mag ano. ML, Mobile Legend King. Mobile Legend. Ay, totoo, King ka na? Ha? Hindi, I mean, paano mo nalaman nag-Mobile Legends ako? O, di ba naglalaro ko naman lagi? Inisip ko lang na, alam mo yun, pakiramdam ko lang. O, hindi lang. Ako naglalaro sa set, ha? Hindi, sa ano, sa computer mo, di ba sabi mo, nakaharap ka lang ang, sa computer. Ang Mobile Legends is sa cellphone. O, hindi ko alam. Nangula lang ako. Nag-end up naman ang ganda. Sumakto naman ang game. Naramdaman ko lang. Naramdaman ko lang. Oh, wow. I love this. Parang okay, nabasa ko to one time dati pa, pero from Shia Balaran ulit. Ano ma-advise niyo sa batang TJ at batang Jerome? Thank you sa shoutout. Ang ganda. I mean, ano ma-advise mo kung if you were given a chance? Okay. Na makikita well, mo or babalik ka? Babalik ka sa time. Hindi, i-rephrase ko lang. Makakausap mo yung younger self of you. Anong sasabihin mo? Ano ma-advise mo? Huwag kang mawala ng pag-asa. Alam ko, darating sa point na may mga taong pipilitin kang bumagsak, nakatakin ka, may bumuli ka, o may sasabihin sa'yo hindi maganda, hindi ka pwede dito, hindi ka good for this. May mga iisipin mo na, huwag na lang kaya, ano na lang, baka hindi talaga para sa iyo itong gusto mo. Pero, huwag kang mawala ng pag-asa. Kasi kung alam mo lang, darating at darating yung para sa'yo. Lahat ng pangarap mo na pinapangarap mo lang dati, unti-unti mo makukuha yan dahil alam mo sa sarili mo na gusto mo. Kaya, basta, kapit ka lang no matter what. And enjoy life and enjoy everything at mahalin mo yung pamilya. Ikaw! Ikaw, Ponce! Iniisip ko kung pagsasabihin ko. siguro may advice ko. Ituloy mo lang yung ginagawa mo. Maganda yung mararating yan. At maging proud ka, huwag mong pagsisihan yung mga pagkakamali mo. Gawin mong stepping stone yun. Yun. Yun siguro. Muna. Ang dami. Yes! Di ba? Pero actually, ang dami kong gustong isave na time, money, and everything. Alam mo yun, from the ano, from the younger you. Kasi syempre, naging ano tayo eh. Though, mawawala nga lang experiences, yung feelings na first time mo bumili nito, first time ko pumunta dito, first time mo nang libre, first time ka nagpakain, yung ganun. So, yun. Okay lang, questions na pala tayo. Hindi ko na nga alam eh. Well, meron bang nagbibilang ng mga questions from our TM Tambayan? This or that game? Alam mo ba yun? Pwede naman, this or that game. Parang alam ko naman yun. Oh, pwede. I mean, nalaro ko na yata yan once. Pero sige, ikaw nalaro mo na ba yan? Parang something like that, pero hindi ganyan yung title. O, ready ka na ba? Gusto mo maglaro tayo noon? Sige, ito na, dito na. Sige. Okay, sige. Okay. O, ako muna mauuna.
palaro muna tayo para at least habang nag-iisip sila ng mga itatanong sa atin, naglalaro muna tayo. Ito, ito, ito. Nandito na sa slide. Ikaw magtatanong okay. sa akin, ako magtanong sa'yo. Okay. So, okay. ako muna. Ikaw yung nandito eh. Okay, so, sama-sama okay. o magkakalayo? Sama-sama. Magkaibigan, magkaibigan. Magkaibigan. Online or offline? On. Ano ba hindi? Online. Sige, online. Bubulon ako. TikTok online. Or YouTube? TikTok. Kiligan o kwentuhan? Kwentuhan. ML or Wild Rift? Wow. Okay. Wala nilalaro sa DJs dun eh. Wala ko nilalaro sa dalawa pero dahil laro ko na yung ML kahit hindi ako nakakalabas ng classic ML na lang tayo. Hindi ako nakalis sa classic. Jim or Roy? Tinatanong ba ba yan? Siyempre. Jim lang ang lakas. Oh, ikaw na magtanong. Ah, sige, ako naman ang magtatanong, of course. Para kay Mr. Jerome Ponce, online bonding or tambay with barkada? Tambay with barkada. Ah, kulitan or kantahan? Oh my gosh. Kulitan or kantahan? Both, eh. Kulitan na lang, sige. Pero gusto ko rin yung kantahan. Parang ang saya. Oh yeah, pwede. Facebook or Twitter? Twitter. Okay. Blue or red? Oh, ang hirap. Oh my gosh, ang hirap. Blue or red? I'll stick with red. Red. Sige. Okay, red. Snapchat or Instagram? Okay, tutuwa ka. May experience ka ba? Share naman. Hindi. Snapchat kasi ako pero wala na. Tinry ko yung private. Tapos wala na, dinelete ko na lang kasi ewan ko, weird. Anyway, Instagram. Ano ba ginagawa mo sa Snapchat? Hindi, kumbaga para siyang sa Instagram na nag-story-stories ka lang din. Sabagay. Pero parang since nung nag-boom na parang doon nag-chat-chat yung mga tao na about, you know, things. Yeah, so again, parang weirdo na. So, Instagram. Kasi dati parang tumagal lang Snapchat para dun sa kung ilang beses ka kasi tuloy-tuloy ka eh. Parang tuloy-tuloy na nag-Snapchat sa, nag-send, nag-snap sa yes. someone. Tapos may, parang may streak yun. Anyway, next. Okay, next. Live concert or online concert? Live concert. Live concert. Yes. Pen or Jim? Tinatanong rin ba yan? Diyos ko. Doon mo kay Ben. Kay Ben. Yes. Ben tayo. Ben lang sa kalam. Yes. Oh, pero weird na doon. Ben and Jim. Talagang si Jim din. Oo nga eh. Hindi, baka si Jim din. Ben and Val. Pwedeng Ben and Val yan eh. Ben and Val. Diba? Oo. Baka mali mo, para i-portray yung role, mas na-feel or whatever. Oh, so, ayun. Enjoy mo naman ba yung This and That game? Beatin na ako, pero okay lang. Nag-beatin na ako, pero okay. Okay, so dahil tapos na ang aking game, eto guys, basa-basa ulit tayo ng comments para naman sa ating mga commentators. Ano pang mga tanong nyo guys? Dahil pag nag-feeling namin ang mga tanong nyo, we have a chance to win. Yeah, season pass ng Phoenix Gym Forever sa Austin. Kaya naman, tanong ka naman lang kayo. Tanong yun yung mga gusto yung tanong na matagal na. Mm-hmm. Guys ha, yung mga connected lang dapat syempre sa palabas ng Phoenix Gym Forever. Yan. So ayan, hanap-hanap tayo. Ayan. Ikaw Jerome, hanap ka ng mga magandang tanong. Dahil ikaw, magaling naman, marunong ka umanap. And shout out. Titigan mo ko sa mata. Oh, titigan mo daw, Jerome. Favorite book and song. Sorry, sadly, never akong nakapag na never kong na-enjoy ang pagbabasa. Ewan ko bakit.
hindi very imaginative siguro yung isip ko. Gusto ko mga comics, ganun yung may nakikitang image, ganun. Ikaw, DJ, may favorite book ka ba? Alam mo, The Jest? Naputol tayo. Ayan, naputol bakit, tayo. Bakit tayo naputol? Akala ko di ka na nag-i-enjoy eh. Hindi, naputol. Feeling ko may limit yung live. Kung ilang oras, naka isang oras na yata tayo. Okay. Oh, 1 hour na. So we're back again. And let's go with the questions. Yes, question lang kayo. Tanong lang kayo ng tanong, guys. Para malalo kayo ng specific pass. Ayan. So, yan. Basta tayo ng comments. Mag-shoutout na rin tayo ng mga ating mga viewers. Ayun. Akala na end na. Hindi pa eh. May chance pa kayo manalo ng mga season pass ng DSJ Forever. Basta magtanong lang kayo sa amin. Ilang questions tayo? Last five na lang tayo. Or last five. Pwede naman kasi sagutin natin yung isang tanong para bawa isa. Parang something like that. Shoutout Jason.world. Shoutout Richard. Katakutan 49. Shout out. Ayan. Anong question? Nakita ka na ba mga tanong? Sabihin ko paano kayo makakatulong. Oh. Eto, gusto mo ba to? What is your definition of success? Ano? What is your definition of success? Gusto mo ba yan? Success! Kayo Ocecilia. Ocecilia _ Definition of success. Yes. Parang hindi pa lupa no. When you work on something very hard, tapos biglang nakuha mo after all the sacrifices and everything, the time, the passion mo to do that, that's the success. Simple as that. Oh, yeah. Ganun lang yun. Success siya in every way, every aspect. Nasa sa'yo rin yan mismo talaga. Kung alin ang success para sa'yo kasi. Kumbaga, I mean, sige, pinaka-simplest form siguro, ang hirap mag, yung iba, mag-umpisa pa lang, gusto magluto ng, ano ba, kare-kare. Pero pag nalaman mo naman, inalam mo, pinag-aralan mo, binili mo isa-isa, yung pagod, yung stress, tinikman mo dahan-dahan hanggang mahanap yung timpla. That's success. Simple as that. Yeah. Hanggang dumating ka sa pinaka, alam mo yung biggest whatsoever, any kind of form of success. Yun. Ikaw ba? Definition sa'yo ng success? Definition ng success. Mahirap yung tanong, pero siguro sa akin, sabi ko na lang, if you feel contented sa ginagawa mo, yung satisfaction mo, eh okay na. Sa sarili mo. Success mo na yun for you. Hindi mo kailangan makuha yung validation sa iba para ma-realize mo na yung success mo. If you feel fulfilled, satisfied, and contented sa lahat ng ginawa mo, yung okay na yun. Sa akin, yun na yun. Parang, that's my simplest way or simplest form para hindi ako maging hard sa sarili. Basta na-enjoy ko and I'm contented. I'm successful ako kung ano man yung ginawa ko. So, yun. Okay. Oh, ayoko na. Nabasa mo rin ba yun? Oo, oh, nakita ko yun. Parang pili ko manis tayo nabasa. Ayoko na. Wait, ano bang next question? Guys, yung hashtag, don't forget. Oh yeah, hashtag. Ito, parang feeling ko kaya mo ito sagutin. Gusto ko marami yung sagutin dito. Kay Bad Alin. Boy Gunman. Okay, ano if yun? If you are given $1 million, what would you do with it and why? $1 million? Siguro yung kalahati i-donate ko all over the world. Yung pinaka most needed. And sa, syempre sa country na pinakahirap. I mean, wag magagalit yung mga tao dahil hindi ko inuna ang sarili kong country. But for sure, may meron pang mas nangangailangan pa, lalo sa Pilipinas. Pero syempre, yun yung kalahati. All over the world. Tapos yung kalahati ng kalahati, which is the 1/4, yun yung sa sarili bansa. At yung kalahati, which is $250,000.
i-time deposit ko, ibabango ko, or bibili ko ng property at hayaan ko lang and I'll still live kung anong buhay meron ako. Ayokong mabago yung buhay ko dahil sa may pera na ako. Ganun. Para okay pa rin. May push pa rin ako, may urge pa rin ako, di ba? Yeah. Well, hirap din naman namin pera. Parang hindi ko rin kaya mabuhay ng sobrang daming pera. Parang ano pang silbi ko, ano pang gagawin ko kung marami na akong pera. Parang mas gusto ko pa rin na may pinaghihirapan. Mas gusto ko pa rin na may goal ako. At nakukuha ko sa unti-unti. Rather than na-check na siya lahat. Parang wala rin challenge. So, yeah. Yun. Narinig niyo nga sa good news to Jerome Ponce. Kasi niyo gagamitin ng 1 million pounds. So, hanap na tayo ng ibang tanong. Yeah, sige, go. Yan, hanap tayo, hanap. Go, questions with hashtags. Okay, with hashtags. Do, i-check na natin dito yung may mga tanong dito kanina ng mga sa maging guest season 3. Then. Teka na, ano yung mga tanong eh? Sige, hanap ano? Tayo. Magtanong pa kayo, guys. Magyanap pa kayo ng mga tanong, guys. Hey. Tala. Ano biggest fear nyo? What's your biggest fear? From ano to? From Jessa Benasfre. Biggest fear. Ngayon kasi yung biggest fear ko, ako, yung hindi ko, paano ba ito? Parang, ano yung tanong? Biggest fear ko kasi syempre, yung, kunyari, I mean, especially nung magsimula yung pandemic, yung biggest fear ko nung pandemic, yung nagsisimula yung pandemic, paano ako magtatrabaho? And if I cannot work, at kung wala akong trabaho, paano ko masusuportahan yung lola ko para magdialysis? So, ayun yung isa talaga sa biggest fear ko. Dahil feeling ko, isa sa reason bakit ako nagtatrabaho is para pagaling yung lola ko. And kung wala akong trabaho, natakot ako na baka ako yung reason kung bakit ako magsusupuhay. So, parang hindi ko kaya makita yun na parang dahil hindi ko nagawa yung best ko na supportahan siya. Mawawala yun sa pinakamamahal ko dito. So, parang yun talaga yung biggest fear ko. Kaya I'm always working hard. Not just for me, but for of course. Ikaw, anong biggest fear mo? Hindi na pasit yung sagot ko? Eh. Okay. Siguro, biggest fear ko is yung wala na akong magagawa dun sa mga taong gusto kong mapakilala yung sarili ko ng mas maayos. Biggest fear ko rin yung, alam mo yun, yung gusto kong mabago ang isang tao at wala na akong magawa. Yung mga ganun bagay, yung kumbaga magiging useless ako sa mga bagay na gusto ko, sa mga taong gusto ko, yun. Si Direk Roswell nandito. Ay, Direk Roswell. Ay, oy. Jerome, nakasama ka doon ni Direk Roswell ah, sa palabas. Oo nga, nakasama na kami niyan. Once upon a time, sabi niya ito yung Direk Roswell. Tama ba? Once upon a time yung Direk? Questions. Ayun. Ilan pa questions natin? Question. It's Julia Love. Parang, hi, babe. Jerome. Hi. Okay. Anong question sila eh? Shout out from South Africa. What's up, guys? Oo nga, no? Ang galing din ng South Africa, yun, no? Yes. Nakakapanood sila from the Philippines. Right? Paano tayo umaabot sa kanila? Diba? Ang galing. Pa? Grabe. Ito talaga ang digital world. Pati sa Brazil. Ito, from ano? Brazil? I'm Kyle Christie. Okay. What's challenging right about bringing a script to life? Ikaw. Well, the
challenging part kasi, ay, madali lang naman kasi magbigay ng life ang isang actor artista sa isang character. Pero ang mahirap kasi at challenging dun is how the team itself, the co-actors din, bring life to your character. Ganun. Parang the director, kumbaga, the set production, yung lahat yan. Ultimo hanggang sa wardrobe, hanggang mapunta na rin sa'yo, the nuances and everything. Kung paano mo siya bibigyan ng sariling pag-iisip na ako to nag-iisip ako, hindi ako nag-iisip bilang kung ano in the next kong line or in the next kong arte. But iisipin ko na parang ano nangyayari sa buhay ko nito. Ikaw? Ako, more on, ano eh, pag meron akong character na gagampanan. Siyempre, may pag-aaralan ko, of course, pag nabasa ko yung script, nalaman ko na kung yung topic ay ng character na gawin ko. Pero more or less, kasi kinukuha ko siya sa mga taong na experience ko, taong mga nakilala ko sa paligid, kung paano nila ginagawa to, meron ako mga play. Itong ganito mga tao yung kailangan kong tignan. Ito yung dapat kong parang kuwanan ng mga ideas. Pero tama rin yung sinabi mo na kahit anong pag-aaral mo, depende pa rin yan sa mga ka-eksena mo. Kung ano yung babato sa'yo, yun yung magiging reaction. Kung ano yung ibigay sa'yo nung ka-eksena mo, yun pa rin yung doon ka pa rin huhugot kung paano mo siya gagawin. Kasi kahit anong practice mo na ganito yung gagawin ko sa scene na to. Pero iba yung binigay sa'yo na atake ng kasama mo. Mag-iiba lahat yun. So, I think, yeah, mag-iiba talaga yun. Pero mas maganda lang na meron kang idea or points. Pero minsan, just let go. Just feel mo lang yung character na yun. Kasi, doon nangyayari yung magic. Once you, nandun ka na sa set. Ito, yun. Ito, I guess, ano ba to? Pang last na ba natin to? Galing I think, kay ito na yung pang fifth. Yes! Galing kay at Daryl J2, ano ang favorite na line nyo sa Benex Gym at why? Ako? Favorite line? Ang favorite line ko sa Benex Gym Forever na feeling ko wala pa ako nasasabihan nito. Pero kung sino man yung sasabihan ko nito, parang sobrang importanteng tao sa akin. Pero kaya ko siya nagustuhan kasi parang, alam mo yun, pinabasa ko pa lang sa akin, pinabasa ko pa lang bro. Sabi ko, ang ganda ng line. Ha? Hindi ka mawawala sa puso ko, sa isip ko. Nakaukid ka dito, ang malalim habang buhay. So, I mean, alam naman natin in reality, hindi naman lahat ng inamahal natin nakukuha natin. Pero hindi naman lahat ng gusto natin nakukuha natin. Pero, if you find, kung mahal mo yung tao unconditionally, hindi ka man niya piliin, piliin ka man niya, nandiyan siya sa'yo, mahal mo siya. Hindi ka nag-expect na something like that. So, yun lang kaya, ayun lang yung parang napaka, parang kapag nasabihan ako ng tao, kung nasabihan ko yung tao na parang hindi ka mawawala sa isip ko, sa puso ko habang buhay, parang I'm so thankful na nasabihan ako ng tao na yun. Kasi ibig sabihin, whether good relationship or nag-end up tayo together or hindi, party ako ng buhay ng tao. And malaking party ako. So parang masaya ako, or ang sarap siguro masabihan, or magsabi sa tao. Ikaw. Sa akin yung wish granted. Favorite line ko yun. Dahil? Yes, dahil? Wala lang. Gusto ko lang na wish granted yung isang tao. Ganun. Mapagbigay kasi ako eh. More on giver ako. Kaysa receiver. So, yun. Yes! Simple as that. Yan, yun yung favorite ko. Totoo yan. At napakita na, dahil naramdaman lahat ng tao na nanonood yung wish granted. Kung gano'n ka, one word, ano lang, napaka-ising salita, pero maraming na-apektuhan. Na-apektuhan? Paano? Oo. Totoo naman. Parang, masarap talaga sa feeling na may magbibigay sa'yo, magtutupad lahat ng feeling. At doon sa storya natin, ikaw yung nagbigay ng feeling ko, feeling ko.
Kaya, yung lahat ng tao maasa yun. Sana dumating na yung pagbibigay na natupan sa lahat ng pangarap ko sa lahat ng gusto. Oo naman. Sarap din naman ganun. Kaya tama yung question. So, tapos na ang question and answer. Tapos na ang question and answer. Yes! Oo! Na-enjoy mo ba? Enjoy ko naman, kwentuhan. Makapag-catch up tayo sa mga netizens. Yes, everyone. Kasi nami-miss na namin kayo. Diba? Nami-miss namin kayo. Mismo. Teka lang, gusto mo na bang magpasalamat? Siyempre ako, gusto yeah, mo magpasalamat sa mga netizens. Sa mga ayun, gusto, natin. Gusto ko siyempre mag-thank you dun sa mga sumubaybay ngayon. Joining with us until now for ano ba? An hour? Almost an hour? More than an hour. Sana natuwa kayo, nandito kami, nakipag-chikan sa inyo, nakipagtambayan. And thank you for everyone who supported Benex Gym pa lang hanggang sa Benex Gym Forever from Season 2. And we're hoping kapag magka-Season 3, let's go, let's get it, and we'll do it for you. Katulad na sa amin ng lahat, wala kami kung wala kayo. Kasi dahil sa supporta nyo, dun kami kumukuha ng ano ba, lakas para gawin yung trabaho namin at the opportunity na nakukuha namin. It's not, it's because of you guys. At ayun lang. Yun lang masasabi ko. Thank you. At syempre, yung mga kalimutan, pag hindi nyo pa napapanood, punta lang kayo sa Upstream. Mag-avail na kayo ng season pass. Tsaka panoorin nyo. Pwede kayo mag-binge watch until April 30, if I'm not mistaken. And one more thing, ang Benex Gym merch, if you guys wanna buy, just go to Regal Entertainment's Facebook page. Yeah, magkaiba yes. Sa amin, no? Yeah, if you guys want, so it's comfy. Available na. Pero wait, birthday pa ni Sir Rafael ngayon? Ha? Birthday ba ni Sir Rafael? Bakit? Di mo alam kung kailan eksaktong birthday niya? Ikaw, ha? Hindi nakita ko kasi ni Buate. Nahiya ako batigin. Baka mali ako. Pero happy birthday. Shout out. Ayan dito. Happy birthday. O ikaw, ayan. DJ, may i-thank you ka ba? Of course, siyempre. Sobrang thankful ako dahil naging parte ako ng Benex Gym, Forever, nakatrabaho ko si Juro. At hindi namin na-expect na ganito yung pagtanggap ng tao nyo, ng mga sumusuporta sa amin sa PXG Forever na ang bilis na mag-season 3 na. Diba? Parang sinimulan lang namin to na parang okay, sige, gawin natin to kasi maganda yung storya, pero ngayon nanganganak at nanganganak na mas lumalaki yung pamilya. At hindi talaga mangyayari to without you guys. Kaya sa maraming salamat and mas patuloy pa namin pagbubutihan, papagandahin para sa inyo at syempre para mabigay namin yung kasiyahan. Dahil alam naman namin na sa panahon ngayon, parang isa to sa mga pinagkukuhanan nyo ng inspirasyon at saka ngiti. Kaya hindi namin kayo bibiguin. Kaya maraming salamat kasi utang na loob namin sa inyo. Thank you Regal Entertainment. Thank you Direct Easy. Thank you sa lahat ng cast. Thank you sa lahat ng production. Dahil lahat kayo nagsakripisyo, not just pagod, pero syempre, yung safety na rin natin. Pero dahil mahal natin yung ginagawa natin, nagagawa natin ito ng maganda at maayos. Maraming salamat po. So that's it, pansit? Yes! Woo! First live. Let's say goodbye. Yes. And see you guys again sooner. Sooner yes. Or later. Thank you so much, later. Guys. Again, don't forget upstream.ph at the merch. Yan, available na yan. And congratulations sa mga nanalo ng season pass ng Benex Gym. So again, thank you, Jerome, for giving us time kasi alam naman namin na sobrang busy ka. Pero, yun, imbitaron mo na rin sila manood ng Gen Z. Dude, yung Gen Z mo. Oh, ikaw ang busy din dyan eh. Pag-alagala ka eh. Gen Z din, syempre guys, every Sunday yan sa TV5. Pag nanonood kayo, every Sunday, 8 p.m. po. Yes. It's about the Generation Z. I'm Jojo there. So, manood po kayo. Thank you so much for support and love. Ayun. So guys, maraming salamat sa mga nakitambay sa amin dito sa TM Tambayan.
Sana napaisi namin ang inyong gabi. Anyway, see you again soon. This is TJ Marquez and... This is Jerome Ponce. See you guys! Bye! Bye! Ako pala mag-stop nito. Sige, see you. Bye!